Naimbag nga morning, Papagayam. Ito po si kay Kamusto. Papakita natin or titestingin natin yung ano, yung performance ng Glock pistol. Ito. Ito po siya. Yan. Yan. Oh, yung bagong-bago na Glock pistol airsoft. Parehas ng totoong baril. Magkasing bigat po sila kasi ano rin ito, metal. Yan. Glock 17. Parehas na parehas. So, titesting natin yung performance niya before natin na i-deliver sa may-ari. In-order po kasi ito. Oh. Pero, before that, kailangan muna natin ng kunting review about sa gun safety. Consider natin na ito ay laruan lamang, pero dapat alam pa rin natin yung gun safety rules. Ito po ay tinatawag na general rules sa paghawak ng baril. Unang-una ay ito, the gun awareness. Dapat lahat ng baril ay kinukonsider natin na loaded. Kahit hindi natin nakikita ito, dahil hindi natin nakikita kung loaded or hindi. Kaya i-consider natin na loaded firearm. Yan. Loaded firearm. Yan ang number one. Ang next ay yung discipline natin sa finger. Finger awareness. Never na never natin na ipuput ito. Finger natin sa trigger unless we are ready to shoot. Yan ang next. Yeah, just in case kasi na pinindot mo eh, soft touch pala. Normal. Puputok na. So never na never natin na ilalagay ang finger natin sa trigger when we are not yet ready to shoot. Then ang pangatlo po natin ay yung pagtutok. Eto, muzzle awareness. Yung bunganga. Yun. Never na never po natin na itututok ang bunganga ng baril kung saan-saan. Kung hindi natin ito balak na putukan. Yun po, ang pangatlo. Never. Never natin na sinaswing na ganoon. Yan. Kasi hindi naman natin intended na putukan ang isang bagay, kaya never natin na itututok. Down lang, down. Ganyan, naka-down lang. At ang pang-apat ay yung target natin. Yung target natin, kailangan natin alam kung ano yung target natin at yung nasa likod ng target natin. Bakit? If yung target natin ay malapit, matigas, normal na magbabounce yung bala at baka makadisgrasya tayo. The second one is kung ang target natin or behind ng ating target ay may madidisgrasya tayo. Halimbawa, tatagos yan sa target natin. Makakadisgrasya tayo. Yan ang mga dapat nating tatandaan. Una, the firearm awareness. Pangalawa, yung finger discipline natin. Pangatlo ay yung muzzle awareness natin, muzzle or yung bunganga. And then yung pang-apat ay yung target. So, ayun, alam na natin. Kaya mag-load na po tayo. Ganito pa ang pag-load nito. Inuulit ko po, ito ay airsoft lang, laruan.
Ito yung magazine niya. Ito yung gas, green gas canister. Oh, dito natin ilalagay yung hangin. Ganito. Okay. Testingin natin kung may laman ba talaga. Okay. Maglo-load na rin tayo ng bala. Ganito ang paglalagay. Ito ay loader and then ito yung magazine. Yan lang. Okay. Yan. Press lang natin to. Sumobra. Testing ulit kung puputok. Pwede. So, ngayon, titingnan natin yung performance niya sa accuracy test. Yan. Sa layong 5 meters. Group shot muna tayo. Okay. Yon. So verify natin kung pumasok ba ang bala natin sa target natin. Yan. Yan ang performance niya. Ngayon, testingin naman natin sa 7 meters. Ngayon, ang patatamaan natin ay yung mga Mountain Dew. Yan. Tignan natin kung baka hanggang papel lang. So load. Yan. Nagkapsot. Nanganaka-alat eh. Yan. Okay, retake. Ba't ganun? Walang bala. Ang pangit. Medyo pangit yata yung performance ha. Or pangit lang yung paghahawak. Retake natin. I-practice natin. Kulang yata tayo sa practice. Yan, and maraming salamat. Abangan yung next video nito kung gaano ka-accurate at kaganda yung performance ng Glock. Iko-compare natin dito sa laruan kong ito. Charan. Ayan. Ang Glock. Saan ito?